Okay, so yan, good morning class. So, yung pangalawang video na to is ginawa ko lang ulit ng bago kasi yung aking 30 minutes tutorial ay nung nirender ko or nung chineko ko dito from OBS ay nag-i-stop. Ano? So, parang nai-stroke yung video. Pero, ang okay lang is yung sound. So, nalimutan ko, nagre-render nga pala ako dun sa Filmora. Siguro kaya hindi kinaya nung video card. Okay, so ayun. So dahil nga nakagawa na ako, meron na akong file dito ngayon. So sayang nga lang. At yung ito yung aking ginawa kanina. So nung na-render ko ay pagdating na dito sa gitna, wala na, stuck up na siya. Okay, so ngayon, ulitin na lang natin, although hindi ko na siya buburahin yung mga files ko, papakita ko na lang sa inyo kung, ayan, kung ano yung mga laman. Okay, so meron tayo ditong dalawang nadagdag, although tatlo pa nga yan. So meron akong folder na nadagdag para dun sa upload. So ang didiscuss ko kasi, dun sa tutorial na ginawa ko na nagkaroon ng problema is yung file upload. Okay na, ang style ay parang pag-create na ng blog entry. So yun yung isa sa pinaka-common na makikita natin mga websites ngayon, sa mga websites ngayon. So meron na akong folder na ginawa para doon sa mga file na i-upload. And then meron akong dalawang file, si upload at saka si fileupload.php. So unahin na natin kung ano yung laman ni upload. So nabanggit ko din kasi doon sa video, i-rename na lang natin itong ating upload file. So gawin na lang natin siyang blog. Okay, para hindi nakakalito. Okay, so again, meron ako ditong file as activity. Then sa crude. Ayan, si upload. Sayang nga lang talaga yung kanina. Subukan na natin yung blog entry. Okay, so ayan. Nagbago na siya ng name dito. Then, okay, dun sa last video din, nabanggit ko na dun sa index para hindi siya mapasok pag hindi login yung user. So, kailangan natin i-check kung nakaset yung session username natin. So, sa lahat ng pages, yun ang gawin natin. Dun sa mga pages na dapat ay hindi nalalagin ni user or hindi napapasok ni user kapag hindi siya nakalagin. So, I forgot to tell you na dapat dun sa delete, meron din tayong ganun. Ayun. So, in this video, sinama ko na siya sa insert. At saka dun sa ating update. Okay, so pinaglalagyan ko na yan. So ngayon ang focus na lang muna natin is dun sa pag-upload natin ng file. Okay, so dun sa upload file, okay, dahil wala na to, yun siya na si blog entry. Okay, naglagay din akong session start para ma-check ko kung login si username. Then, same lang din naman dun sa mga ginamit ko, bootstrap pa rin. Okay, so yung container, row, column, yun, naglagay lang ako ng breadcrumbs para dun sa aking welcome. Doon sa nakalagin na user. And then, ayan, dito na papasok ng ating blog entry. So, ito namang file na to is kinuha ko din lang doon sa ating W3 school. Okay, so, dito lang ako kumuha ng mga files, kagaya nung pagkuha ko ng text box, ayon. And then, pinangalanan ko siyang bittitle. And then, meron akong isang tawag dito, yan, text area para naman yan doon sa blog text. So, yun naman ang pinangalan ko ay btext. So, yun yung dalawang mag-i-insert sa database upon submitting this form. Si bTitle and si bText. So, at ang kukuha naman doon sa ating image ay itong nasa taas. Okay? So, para image ang makuha niya, so, multi-part form data yung ating kukunin. And then, ang pangalan ng image natin ay file. Okay? So, para makita natin kung anong itsura niyan, check na lang natin dito. Ayan. So, lagay lang natin blog entry. Ayan, so ito lang yung itsura niya. Ito yung para sa file or dun sa image natin. Then ito naman yung atin para dun sa blog title at saka sa blog text. So ito yung text area, ito yung text box. Then meron akong isang button. So nandito na yan. Again, so dun lang din na sa W3 school kumuha niyan. And then pagdating naman dun sa ating file upload.php, nandito na yung mismong pag-upload. Okay, so nakalagay kasi dito sa aking ayan, sa form action ko, fileupload.php, so dito siya mapupunta para ma-process. Same, nilagay ko si PDO kasi dito tayo maglalagay ng query. Okay, so then session start and yung ating pang-test ng kung nakaset yung username or yung session username natin.
So, itong aking file na to, okay? So, yun igaling din dito sa tutorial natin, kay file upload. Yan, using PHP tutorial sa W3 School. Kinuha ko na yung pinaka-complete, ayan. So, kung gusto nyong i-check yan, check nyo lang yung PHP file upload. May mga comments na sila dyan. So, yun na lang din ang kinuha ko. So, isa-isahin din natin dito sa tutorial. So, yung target DIR, yan na yung uploads. Uploads ang nilagay ko. Okay, so uploads din naman yung nandun sa tutorial. So, yan yung kinireate kong table. Kinireate ko palang folder inside dun sa aking web application. So, ayan, yung uploads na meron na ngayong existing file. Then, yung target file, ito na yung mismong, ito yung directory, yung uploads, and then ito yung aking file na in-upload. Okay, mapan-check lang ako dito ng upload, okay. Ibig sabihin, nag-initialize tayo ng isang variable na may initialization ay okay lahat ng files natin. So, walang error. So, dito, meron tayong isit post-submit. So, alin yan? Ito na yung ating button na pangalan ay submit. Kung siya daw ay naset. Ibig sabihin, pag naset yun, nasubmit natin yung form. And then, meron tayong pan-check ng image. Okay, kung image talaga siya, yung get image size. Using this function, pwede nating ma-check kung totoong image yung file or hindi. And kapag totoo, yung file upload natin, yung upload okay, magiging 1. So, yung value, ibig sabihin walang error. Then, kapag hindi, may i-arrow tayo, error, file is not an image. Then, yung ating value ng upload okay is 0. Then, may pan-check din tayo kung nag-exist yung file and then yung size ng file na gusto lang natin. Okay, so dito 5 MB lang yung maximum file. And then, hindi siya pwedeng mag-upload ng pagkaparehas na file name. Meron din tayong pan-check, okay, nung allowable file formats natin. So, ang pwede lang dito ay JPG, PNG, JPEG, or GIF. So, yun lang yung mga file extension na pwede. Kapag hindi, so upload okay, 0 ulit yan. Okay, kung pag upload okay, 0, ibig sabihin, yung file mo is not uploaded. Else, ayun, imumove na natin yung file dun sa ating temporary folder or yung target folder natin, then mag-upload na siya. The file, kung ano yung pangalan ng file, has been uploaded. And then, meron ako ditong queries. Ito na yung akin namang, kasi yung image ninyo, mapupunta lang yun dun sa upload folder. Okay, para makuha natin siya dun sa blog entry, naggawa ako ng table. Ang pangalan natin ay blog entry. Then, meron tayong tatlong, actually, apat na columns. Okay, yung isa ID, naka-auto-increment siya. Okay, then blog title, blog text, okay, then yung image link. So, ang isa-save lang natin dito ay kung nasaan yung image natin para ma-view natin mamaya yung image natin na ginawa. Okay, so yun, meron na tayo ngayon table. Then, ayun. So, same lang din sa pag-i-insert yung ating unang diniscuss sa CRUD. Okay, prepare lang. Meron tayo dito yung SQL statement. Ayan. Insert into blog entry, yung ating lalagyan ng mga columns ng laman, then yung mga values niya. Then, prepare ko siya at saka ko execute yung mga value niya. So, yung unang value niya is for blog title, which is makukuha natin dun sa ating element galing dito sa ating form. Ayun, ang pangalan ay bTitle, kaya dito ay post bTitle. Ganun din kay bText, kasi bText ang pangalan niya dito. Okay, and then, yung huling-huli is para dun sa ating image link. Na makukuha ko naman siya using base name, then yung file na in-upload ko. Okay, so makukuha ko lang dito is yung mismong file name nung file name natin nung ating mga in-upload na file. Ayan, kagaya niyan. Pero, nasabi ko din sa unang video, yung sa isang video na hindi nga nagkaroon nga ng problema, mas mainam na inire-rename mo yung mga images na i-upload for security purposes. And then, dito, bago tayo mag-insert sa database, okay, nasa na yan. Ayan. Itong mga to, yung galing sa form, mas mainam na sinasanitize yan. Pero, dun sa for, dito sa tutorial purposes lang natin, so hindi ko na siya ginawa. Dinaretso ko na muna, pero again, this is not advisable. So, mas mainam, mag-sanitize pa rin kayo ng mga inputs. Although, ginamit na natin si PDO library with using prepared statement. Okay, then, ayun, chinek ko lang kung upload or hindi. And then may yan yung magiging ano natin. Magiging error at saka success message natin. Okay, so try natin ngayon maglagay ng file. So reload lang natin. Pili lang tayo ng file. Ayun, so si e-sign sample. Save.
upload. Ayun. Save successfully yung nasa database, yung image ko nag-upload din. So check muna natin si image. Ayun, so nandoon na yung aking image. And then check natin itong ating database. Ayun. So nadagdagan na yung ating ng isang record yung ating database. So dahil nagbura tayo ng image, ang gawin natin dito ay i-delete muna natin yung lahat ng laman. So maglagay lang ulit tayo mamaya. Nag-entry, empty lang natin siya. Ayan. Okay, so na-delete na natin siya. This time, insert ulit tayo. Sample na lang ulit, delete sample. Upload. Yan, mag-exist na daw. Okay, so yun, sample ng error message natin kasi existing na. Kaya mas minam, i-rename na rin natin yung save natin sa database para wala tayong error. Okay, so, binura ko na lang yung file, then upload ako ng bago. Design, kasi nga, existing na daw kanina. Sample. Sana okay ating recording na to. Ayan, save. Check. Yun, meron na siyang isang laman. Ayun. Okay, so meron na siya ngayong laman na isa. So try ulit natin maglagay pa ng isa. Okay, para check natin baka may problema. May problema pa tayo. So meron nilang valid ID. Sample na lang ulit. Sample 2. Upload. Ayun. Save na daw ulit. And then, ayan. So, ayun, working naman. Nakakapag-upload na tayo ng file. Nakakapag-save na siya dun sa folder. So, ngayon na lang ang tanong, paano naman natin siya i-browse? Ano? So, ang gawin na rin natin, parang vlog nga, na pwede tayo mag-comment sa bawat entry. So, ibig sabihin, bawat entry, pwede mag-comment yung ating user. Okay? So, yun na yung susunod natin dito sa tutorial natin ito. So, meron lang itong 12 minutes. Okay, so baka kasi naglag na naman. So, para makita rin natin kung okay yung ating video. So, doon sa sunod na part 2 nito, didiscuss naman natin kung paano siya i-view and then paano naman, and paano siya malalagyan ng comment or per blog entry. Okay, so yun. Abangan nyo lang yung sunod kong video, yung part 2 nito para doon sa continuation. Okay, thank you. Okay, so ayun. So sabi ko ito yung magiging second part ng ating in-upload ko kanina. Okay, yung medyo nagka-problema pa ako dun sa unang try dun sa tutorial. So yung sa file uploads, okay, na style na i-vlog entry. So ang gawin ko ay sasama ko na lang to dun sa isang video kasi siya naman ay 13 minutes lang. Okay, so ngayon naman, didiscuss ko, nakakapag-insert na tayo. Okay, nakapag-save na tayo ng records and nakapag-upload na tayo ng image dun sa ating folder. So, paano naman natin siya i-view? So, mag-design na lang din tayo ng parang simpleng blog GUI pa using Bootstrap na lang din. Okay? So, dito, nagawa ako ng bagong file. Ayan, so, blogs.php. So, lagyan ko na lang din siya ng parang ganun sa ating mga nauna. Okay? So again, nilagyan ko lang ulit ng session natin. Kasi meron na ito, PDO. Ayan. Copy. Okay, then. Lagay lang ulit tayo ng HTML. Okay, then. Kuhanin ko lang ulit yung CSS ng ating Bootstrap. Ayan. Yung ating Bootstrap CSS. Okay. And then, dito sa body, ayan. Gawa na lang ulit tayo ng container natin. AB class container fluid. Then, DAV class para naman sa lagyan natin ng margin top 3. Then DIV ulit para naman sa ating column. So DIV class call
MD9 na lang. Hatiin nga pala natin siya. So medyo maliit na lang dito sa kabila. 3 na lang. Or 4. Then, gawa ulit tayo ng isa pang column para naman doon sa gitna. Doon naman natin palalabasin yung mismong blog entry natin. So, bigay lang natin dito ay column 8 para saktong 12 na siya. Okay, din save natin. Okay. So, ayan, na-upload ko pa yung ibang video. Bagal kasi ng internet namin kaya hindi rin ako makapag-klase. So, mas may mag-upload na lang ako para na papanood niyo ulit. Okay, so, okay, so buksan lang natin si vlogs.php. Ayan. Okay. Okay, nangyari na sa akin na upload. Isang oras, 30 minutes lang. Hindi talaga makapasok. Ayan, so wala pa tayo. Makikita kasi wala pa naman yung ating mga column. So maglagay lang tayo ng sa gilid. So yung pinaka left side, doon natin dito. Dito natin ilalagay yung ating mga blog titles. Tapos pag nilik, okay, so makikita natin yung mga or mag-appear naman dito yung mga details ng ating blog. Okay, so hanap lang tayo dito ng parang navigation sa gilid. Okay, so meron din yan dito sa ating Bootstrap tutorial sa W3 School. So, ayan, talagang ang bagal. Oh, so meron yata akong file na dito dati pa. Check ko na lang, talagang sobrang bagal talaga. Baka naman may makikita ko dito sa chat. Wala. So, unordered list ang gamitin natin para dito. Okay. Try natin kung ano magiging itsura muna niyan. So, ayan, meron na tayong pwedeng link. Then dito, so, yung unordered list natin, ipasok na lang kaya natin sa card. Or dito na lang pala sa ano. Yung card naman, doon natin kukunin. Hindi na makadala. Stroke ng aking internet. Baka meron din tayo dito sa aking card. Ayan, yung card yata nga. Kunin ko na lang itong card na to. Yun, ipapasok natin yung si UL natin. Parang meron tayong division. Ayan. So, pinasok ko lang siya. Yun sa loob ng card. Then, pinakagitna, lagyan na lang din natin ang UL. Okay, so yung ating column 8 naman. Okay, so yan. Ito naman natin lalagay yung ating mga blog.
Isa natin ito, may lagyang. So, ayan. Ayan, pwede na tayo gawin natin tong link, ano, para doon sa ating vlog title. Okay, so isa na lang itira natin ditong list at yan ay gagawin, ang gagawin natin ay ilulup na lang natin siya. So, kailangan natin kumuha ulit ng connection doon sa database. So, meron akong PDO, kaya pwede na ako maglagay dito ng connection. So, yung list na yan ang ating ilulup dito. Okay, so una, kailangan muna natin ng SQL. Okay, so, sorry, kailangan natin mag-open ng PHP. Then, close natin dito. Okay, so, select all from vlog entry. Okay, so yung pangalan ng table natin. Kailangan natin kung vlog entry. Ayun, so vlog entry nga. Then, nasunod natin gagawin. Kailangan natin siyang i-prepare. So, stmt. So, tawagin natin si instance ni PDO. Prepare din. Copyin ko lang ito. Then, paste. So, palita lang natin ito, mga values. So, dapat yun ay galing din sa ating Okay, so dahil nga pala wala naman tayong i-weber clause dito, dahil wala naman tayong condition na yung ganung entry lang, so pwedeng wala na pala itong parameter natin na ito. So, execute na lang natin siya ng diretso. Then, pasa natin siya kay variable records, okay, para makuha natin lahat using stmt, yung statement variable, then fetch all. So this time fetch all ang ating gagamitin. So ngayon i-var dump ulit natin kung may laman tayong makukuha kay records para ma-check natin kung tama yung ating query. Save, then check natin yung logs. Okay, undefined variable record. Ayun, records pala yun. Save. Ayan, so may nakuha tayong dalawang records. So, yan ang i-display natin ngayon dito. Okay, so records natin, nasinan natin si Bardam kasi nakuha na nga natin, may record tayo nakuha, meaning to say, may laman sa record. So, pwede natin ang gamitan ito ng looping. So, gamitin lang natin yung for each loop. For each records. Okay. As record na lang ipangalan natin doon sa maghahawak nung every record. Then, natin si li. So, lagyan na lang natin dito yung title. So, ano bang gusto natin kunin doon? So, yung title na lang ng vlog. So, paano natin kukunin? Echo record. B title. Ah, vlog title pala. Okay, so, ano yung pangalan ng ating column? So, yun, vlog title. Okay, then isa natin dito. Open natin and for each. Save. Okay, try natin i-check ngayon to. Ayan, so may error. Sample, si sample 2.
Okay, so nakuha natin yung mga title ng ating vlogs. Okay, so ang gawin naman natin, dahil hindi pa siya clickable, gawin natin siyang link. Okay, so echo href. So, ang makukuha lang kasi natin dito yung vlog title. So, mas mainam. Okay, so yung ilagay natin dito ay ito ang ilagay natin dito sa labas. O, dun sa yan. Ang gawin natin dito ay and ilagyan natin dito yung link. Ano? So, pag binuksan natin, mapupunta siya kay vlogs.php, same page, and then, lagyan natin ang ID. Okay? So, para alam natin kung alin yung bubuksan nating record. Okay, then, ilagyan natin, kunin natin sa record yung ID. Okay? So, record yung ID natin. And then, ilagay natin dito ay record yung title. Vlog title. Check na natin kung may error pa. Ayan. Expected and the record 934. Semicolon at saka sa kasi na ako tapat nito. Sa loob ng link, dito natin ilalagay si vlogs.php ID. ID is equal to echo record. Rin. Syntax error, expected na buhit. Nasa ngayon. Ayun pala. Save. Ayan. So, okay na. Image na. Nakukuha na rin natin yung ID niya. Okay. So, then, gawin naman natin yung para naman dito kay sunod na. Ayan. Dito.
So, lagyan natin, kumuha lang tayo ng image dito kay tutorial, images. Para mapalabas naman natin yung mga kailangan natin. Okay, so nag-upload kasi, kaya medyo mabagal. Important. 9 minutes pa. Re-record. Okay, so wait lang natin. Lahat na lang bumagal. Ayun. So, nasa na yun pala. Ayun, hindi pa rin naglo-load hanggang ngayon. Magal talaga. Sige. Ayan, so yun sa sample ng images, kuha lang tayo yung pang thumbnail. So may circle dito, yun sa thumbnail na lang kunin natin. So ayan, copy. Then sa image body, ayan pala, pati ito UL din. Sa card tayo pala. Okay, card ang ating gagawin, kukunin. Lagyan muna natin yung image, then card. Lagyan natin ang card para may buhit siya. Yeah. Then, close lang natin yung dalawa. So then, doon sa image, palalabasin natin dito is yung image galing dito kay dito sa ating database. Okay, so again, magkakaroon tayo dito ng query. Okay, so ilagay. Close lang natin. Okay. So, ang kukunin naman natin dito, may where clause na tayo kasi ang kukunin natin yung galing niya sa knilik. Okay? So, pag nag-click tayo ng isa dito, okay, so yun ang lalabas dito ng record sa gilid. Okay, so, where ID is equal to prepare natin, then, yung value dito, array. Gagaling yon dun sa ating URL. So, pwede natin gamitin yung get set kung meron tayong value na makukuha. Copy. Okay, then kung wala daw, empty lang. Yun, meron na tayong panglagay dito si ID, which is yung galing kay URL. So pag hinover natin dito, may makikita tayong doon sa may gilid sa baba. Okay na ID, so yun ang kukunin natin. Then, fetch natin. Fetch na lang kasi isang record lang naman ang kukunin natin. Then lagay natin dito. Dump natin si muna. Tingnan natin kung may records. Nakukuha. Check. So, i-load lang natin. Bagal pa na lang. Magyan na mag-upload ang file. Ayan. So, wala tayong nakuhang data. Ayan, false.
So, wala tayong nilagay na ID dito. So, kung maglalagay tayo ng ID dito, is equal to 1. Halimbawa, logs.php ID is equal to 1. So, yung ID ng ating blog entry. Ayun, may makukuha na tayo. Okay? Kung si ID number 2 naman, meron din tayong makukuha. Okay, so okay yung ating records dito. So, pwede natin itong burahin para naman makuha natin yung mga kailangan natin. So, dito sa image, lagay na lang natin dito, I see records. So, kahit record na lang dito para singular. Record, then yung kanyang image link. Okay, image link. Save. Okay, so thumbnail natin, ilagay na lang natin sa alt, I see echo record blog title na lang. Blog title. Ayan. Sa katalikod. Then, save natin. So, try natin ulit. Makukuha tayong image. Ayan. So, may problema pa tayo sa image. Walang nalabas. Kasi hindi natin nailagay yung path. Okay. So, kasi ang makukuha lang natin dito ay yung mismong file. So, kailangan natin ilagay yung folder ni uploads. Okay. So, ilagay lang natin dito si save. Check natin kung makukuha natin si image. Ayun. So, nakuha na natin ngayon si image. Pansin nyo, medyo malaki. So, pwede nyo namang i-resize yan. Ayun. So, bahala na kayo kung paano nyo siya i-resize. So, pwede naman kayong gumamit din ng ibang elements doon sa bootstrap natin. So, yung sunod na video, kung paano man mag-a-add tayo ng comments. Ano? So, ibubukod ko na siya dito sa part 2 na to. Okay, so yung part 1, part 2, pinagsama ko na. Then, yung sunod kong video is, ibubukod ko na lang. So, again, thank you and wait nyo na lang yung isa pang video.